George Dawis Asuncion. Sa inyo pong lahat na nandito, ang aking pong partner na si Vice Mayor Annie Lacuna. Recently in our history, we've been doing some historic situation sa Manila. Si Annie Lacuna is the first majority floor leader na babae sa Museo ng Maynila. When I was a vice mayor then, si Annie Lacuna is the first na babae na vice mayor sa kasaysayan ng Lusod ng Maynila. Kaya ito pong mga nagagalak sa Lusod ng Maynila ay makasaysayan. At makasaysayan din, kaya tayo nandito lahat ngayon sa ating pong DepEd, Division of City School, sa UDM, sa PLM. Kaya ito, makasaysayan din sapagkat unti-unti ng ina-absorb, ina-adapt ng bagong gobyerno ng Maynila ang makabagong teknolohiya. Ito'y pagpapatunay lamang na there is also what we call the effect in terms of efficiency of delivery of services using technology. Today, we're going to witness an enterprise who will help us achieve our goal, our dreams and aspirations, particularly with the scholars ng bayan. Congratulations to PLM. I saw the news yesterday and I'm excited to meet the student, one of our students, that in the architectural examination, ang PLM ang nag-top number one. Number one, nung binanap yung August examination. Number one sa buong Pilipinas. Ang PLM doon sa eksaminasyon. At hindi na rin nakakagulat tala ng pagpupursige nung nakita po ni Jusetas. Sigat puno Antonio Villegas yung kanyang naisip na itinutupad na pinangarap ni Mayor Lacson. Just for the record, it was Mayor Lacson who came up with an idea, but unfortunately, Mayor Lacson passed away. And Mayor Villegas, Vice Mayor Villegas then, fulfilled the dreams and aspiration of Mayor Lacson. And one of those is Pamantasan Lusod ng Maynila. And yet, that was 50 years ago, more or less. And we keep and continue to produce top-notch students, in fact, in the field of medical school, architecture, engineering. Naalala ko ang Globe noong araw, noong kusyal ako, binabati ng Globe lagi yung mga magagaling naming bagong ininyero sa dyaryo at binibigyan ng pagkilala. So, ngayong araw na ito, kayong mga bisita namin na dumako ito sa makasaysayang bulwagan ng bayan, where the history of the country and the history of the city is depicted in the wall, in four corners of this wall. No? At ngayon, just mabalik na yung original yan. Lapit na. Tarpulin lang mo yan. Fake yan. But it's almost the same with regard to the picture, paintings or drawings depicted in the walls. So ngayon, ay makasaysayan din. Sapagkat sa tagal na ng PLM, maraming salamat din kay Mayor Alfredo Lim sa pagbuo ng Universidad de Manila. At ang panahon niya, ang tawag mo dyan ay City College of Manila. I would like to remind each and everyone those people living and gone
who made parang dent in a better perspective, no? In our history. Eh, kaya bagay lamang na ibigay namin ang papuri sa kanila. Ngayon, sa maliit namin kaparaanan, kasakasalukuyang administrasyon, ay na mga naisip kami mga bagay na sa tingin namin ay makadadagdag sa mga layunin ni Villegas, sa mga layunin ni Lacson, sa mga layunin ni Adredley, and so on and so forth. Kaya kami ni Hani Lacuna, when we were discussing social amelioration program to address the basic needs of our people and to come up with a program that will you know, address basic problem. Ang gusto namin, ang pamahalaan ay katabi ng kanyang mamamayan. Ayaw kong pamahalaan nasa likod ng mamamayan. Itinutula ang kanyang mamamayan. Ayaw ko rin nasa harapan ang pamahalaan na tinihila ang kanyang mamamayan. Gusto ko, habang tinutupad ng pamahalaan ang kanyang obligasyon at tungkulin ay ginagampanan din ng bawat individual sa lungsod ng Manila ang kanyang tungkulin sa kanyang sarili. Magkasabay silang maglalakbay habang tinutupad niya ang pangarap niya sa kanyang sarili para sa kanyang kinabukasan, pagsasayos ng kanyang buhay, kalinsabay niya at kaagapay niya ang pamahalaan. Ngayong araw na ito, ito ay umpisa. Umpisa pa lamang ng mga bagay na maaari namin may duktong, may panduktong, may panggagda sa katatayuan ng mga mahihirap naming mag-aaral sa lungsod ng Maynila. Kaya po maraming maraming salamat sa ating pong Pangulo ng Group. Palakpakan po natin si Mr. Charles Poe. Sa Executive Management ng Globe, maraming salamat sa inyo. Sa lahat ng bumubuo ng Globe, GCash, maraming salamat sa inyo. Sana mabigyan nyo rin ako ng t-shirt. Globe, love Manila. Mijum! So anyway, this is a simple but memorable ceremony because today is the start of a new beginning in our own little way. And I hope that those students who will benefit from these programs, no, eh, paputihan nyo ang pag-aaral ninyo, ha? Kami, maaari makapagbigay kami ng libreng edukasyon. O ngayon, dahil sa GCash, makadadagdag kami ng pagiging epesyente sa delivery ng assistance na provide ng city government. O, pero, pagkatatandaan nyo mga mag-aaral, hindi ako sasagot sa recitation. Hindi ako gagawa ng asignatura ninyo. Hindi rin ako yung papasok ng maaga. Kahit may konting ulan, eh, aagahan ko na. May pasok o wala. Natawa ka, nakarelate ka. But I wish you all the best. You know, don't look for whys. There's so many whys in this world. Don't think like a 4-year-old children who keeps on asking his parent, why? 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 It will never be never-ending wise in this world. You should at least be honest to yourself. Accept things and be grateful of what you have. Because kung ano man nga meron kayo ngayon, siya namang maaari sa kabilang dako ng lipunan, may mga pasintidara ninyo na napagkaitan ng pagkakataon. Kaya bagay sa mga bata ng UDM, PLN, bagay na pahalagahan ninyo
ang ipinagkakaloob sa inyo ng pamalalungsod at ng estado. At maging masayahin sana kayo sa buhay. Huwag nyo nang hanapin ang mga hugot sa buhay. Huwag mong pakialaman ng syota na may syota. Huwag mo na may boyfriend. Yung buhay ng iba, ang intindi mo, nakaka-relate ka rin. Ang intindihin mo ay ano ang magagawa ko para mapagtagumpayan ko ang mga hamon sa buhay. Ano naman ang kakayanan ng gobyerno upang nakatulong ko sa paglalakbay ko. Because at the end of the day, let me share this to you. Although kasi solo ka nang ako eh. But it goes to everybody as a matter of general rule. No? Alam mo, maswerte kayo pag may magulang pa kayo. Bakit? Tutulungan kayo ng magulang ninyo. Pero sa ayos ang gusto ninyo, magpapantay ang mga banya. So, darating ang araw, wala na sila sa mundong ibabaw. Maswerte kayo kung may kapatid kayo. Tutulungan din kayo ng kapatid ninyo. Pero sa ayos ang gusto ninyo, ihinto ang lahat ninyo. Bakit? May sarili rin silang responsibilidad sa kanilang buhay. O sino ba tutulong sa iyo? Kaibigan mo. Yes, it's true. 1, 2, 3 times. Ako nga, pag pumasang po ko eh, ayayin na nga kita ng lumipat sa bahay ko. So, pagtiklop ng araw, pagiga mo, di ka wala kasama. Ikaw lang. So, ikaw lang ang tutulong sa sarili. I hope, itama nyo na yung inyong mindset. You have to help yourself. And in our own little way, inabala namin ang globe, inabala namin si Mr. Ernest po, inabala ng pamahalang lungsod for the simple reason, baka naman makadagdag sila sa amin sa pagpapalaganap ng ganitong programa. Kalayo ninyo, alam nyo ba mga kababayan, katulad ng nangyari kahapon, ngayong araw na ito, laway-laway lang ito. Siyang, diway ulit to. Walang toskas to. Tira ballpen lang. Pagnyagang mamaya. Wala ng toskas. Pero, yung efficiency of service because of adapting to technologies being provided by GCash ay malaking bagay sa pamahalaang lungsod ng Maynila. Kaya, pag-ingatan ninyo ang pagkakataon mga taga-UDM, mga taga-PLN. At, simula pa lang yan. Ay maging 2,000. Pero katuhanin ko muna. Mga grade 12, pwede nyo, wala kayo sa plano namin. We have to be honest with you, ha? Wala kayo sa plano namin. Ang plano lang na talaga namin, BLM, saka UDM, bigyan ng allowance. Pero naisip namin, kaya pa naman yakapin. Mabait ang Division of City Schools and School Board. Every year ninyo, pati grade 12, mayroon na rin kayong allowance in preparation for your tertiary education. Toskas. Samahin na po sa akin lit-lit eh. And anyway, so muli, again and again, to Globe GCash family headed by Mr. Ernest Ko on behalf of people of Manila, Honey and I like to thank you personally for helping the city of Manila, the capital of the country. At kayo na mga taga-lungsod ng Manila, ang narin dito, sana tulungan nyo kami. Isa kayo, sumama na kayo sa mga itinutulak namin. Maaari, minsan hindi nakapagbibigay ng komportable sa inyo sapagkat nakasanayan nyo na ang isang bagay. Pero gusto ko ipaalala sa inyo, hindi ko mo nakasanayan ninyo, tama na. Minsan nga, nawalan lang kayo ng pag-asa. Lost hope. Kaya yung normal na naging abnormal ay naging normal na. Kaya ngayon, ipinabalik lang natin sa normal kung ano ang tama at makatwira. Sa inyong pangunawa,
ay isang paraan na rin ng pakikisa sa layunin ng bagong pamahalaang lungsod ng Maynila. Sa inyong pagkukusa, pagsunod, ay nakatutulong na rin kayo sa mga layunin itinataguyod namin para sa kapakanan ng nakararami at kung kaya ay pangkalata. Kaya pagbayaran na natin ng kaunting sakripisyo sa panahon natin para yung mga salinlayan natin in the near future will benefit from what we are doing today. As like the saying goes, kung ano ang itinanim mo, siyang aanihin. Kaya magtanim na tayo na magtanim ngayon ng may aning mabuti ang ating mga anak pagdating ng araw. At muli, makilala ang lungsod ng Manila na tunay na kapitolyo ng bansa. Paris of the East. Vibrant Manila. Dahil kayong mga taga-Maynila na nandito ngayon na ating bisita, gusto ko lang ipaalala sa inyo, walang magmamalasakit sa ating mga batang Maynila kundi tayo kapwa batang Maynila. Na nangarap sa palayawakin ng friend. Manila! God first! Maraming salamat, Mayor Usko Moreno. Now, just to add on, di ka nga ni God Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng pag-end. And with the help of GCash,